Hello guys, good morning. Good morning sa inyong lahat, mga subscriber ko. Ngayon ay boring ang buhay ko kaya medyo nag-relax ako guys. Maaga akong gumising. Maraming salamat Lord sa pagising ko ng maaga. 4 o'clock gising na ako guys. Nag-iisip ang mga may mga tao kasi na panghusga kaya yun. Nagising na ako, wake up na ako, naglinis na ako, nag-ayos na ako ng katawan ko, ayan, naglinis na ako sa bahay, ganoon. Ginawa ko na lahat ng mga responsible bilang isang lola. Tapos yun, nandito na ako sa harap nyo, nagsasalita. At i-share ko naman sa inyo kung ano yun sa mga taong manghusga, lalo na tayong mga OFW na nag-for good na. Siyempre, alam nila na marami kang ipon. Yung iba naman, alam nila wala kang ipon, 'di ba? Ganyan ang mga tao, lalo na kung family mo na ang inaasahan mo ang family mo ay sila yung nagmamalasakit sa iyo, sila yung nagsasabi na masaya na sila dahil nag-for good ka na, 'di ba? Pero fera yung mga anak ko, family ko talaga, mahal ko. Mga anak ko talagang sila yung karamay ko sa problema ko, mga anak ko. Kaya yan, may mga tao mapanghusga talaga guys, na ano na, sobrang pangliit nila sa mga ibang tao, lalo na kung yung tao na nag-for good na, tapos wala na siyang kita, wala na siyang sahod, wala na siyang pera, di ba? Ganyan ang mga tao, sabi nila na, ay naku yan, mauwi na yan, naku. Mahimatay na yan sa hirap. Magugutom sigurado ang pamilya niya yan. Wala nang makain. Wala nang makain yan. Kasi wala na siyang maipadala. Wala na siyang pera. Nag-stay na siya sa bahay. Diba? Ganyan ang mga tao. Kaya sabi ko na, kapag ang tao ay nag-for good, nako, kawawa kang isang OFW. Marami kang marinig na mga masasakit na salita, marami kang marinig na yung pangkukutya sa'yo, pangdadown, imbes na masaya sila dahil, siyempre, nandito ka na sa sarili mong bayan. Siyempre, kung ano yung maisip mo na i-share sa kanila na itulong, pwede rin, di ba? Ako, kaya ko naman yun eh. Tumulong hanggat kaya ko. Pero about sa financial, hindi pa pwede kasi, siyempre, kailangan, kung mahirap din yung mga anak mo, pamilya mo, siyempre, kahit papano, tumulong ka naman sa kanila, di ba? Kahit papano. Pero yung ibang tao, sasabihin nila na, ay, nako, nagpurgod na ang nanay nyo. Wala na siyang ipapakain sa inyo. Wala na siyang pera. Wala na siyang maipadala. Wala na kayong matanggap. Ang sakit na salita, no? Sobrang sakit. Hindi ako talaga nakatulog yun guys, na iniisip ko yun. Na iniisip ko na sasabihin parang mismong pamilya mo, mga ano, nako, pero ayoko nang magbanggit kasi ayoko naman na masaktan sila, di ba? Sabi ko naman, hayaan nyo lang, sabi ko sa mga anak ko na ganun ang sinasabi nila. Magdasal lang kayo sa Panginoon at saka hindi naman tayo tamad na tao. Hindi naman tayo yung tamad na hindi ka marunong magtrabaho at saka kahit hindi pa ako nakapag-abroad, nabubuhay naman tayo, di ba? Kahit simpleng buhay, basta masaya, walang away, walang gulo, walang nangungutya sa'yo, walang nakikipag-away. Ako guys, hindi ako mahilig pupunta sa ibang bahay na makipag-kismis. Hindi ko hilig yon, dito lang ako sa bahay. Maglibot-libot dito, magtrabaho, kasama yung mga anak ko. Kami lang, mga anak ko, barkada. Pero kung mayroong mga tao na ano, yung may party ganun, pwede na akong pumunta. Pero sa ngayon, wala pa kasi pandemic nga, may sakit. Hindi ka pwedeng punta ka sa bahay, punta ka sa ibang bahay na makipagchismisan. Magsabi kayong mga problema mo. Kung may pumunta dito, binibisita ko naman sila ng maayos. Ng mga tao, mga kapitbahay, mga kamaibigan. Dito lang sila sa bahay. Kasi ang ibang tao guys, kapag yung nakaangat na sila sa buhay na ikaw ay dating mahirap pa sa mas mahirap, talagang ididiin ka talaga nila na parang ayaw nila yung makita yung mata na ikaw ay medyo naka
nakaano ka lang ng konti, nakabahay ka lang ng konti na hindi pa maganda, talagang ididiin ka talaga na, bakit yan tao na yan nakabahay ng ganyan? Hindi mo naman pwedeng ipagyabang yung bahay mo na porke maganda ka na, nakabahay ka na ng semento, hollow blocks, nakabahay ka na ng konti. Hindi naman pwedeng ipagyabang mo yun ay, ikaw ay yung hindi na mahirap. Mahirap pa rin ang buhay, di ba? Ang hirap pa rin ang buhay. Hindi mo naman sabi na, porke nakaahon ka ng konti, nakapag-OFW ka na, tumaas na yung buhay mo, hindi ka naman yung OFW na mayabang. Pagdating mo ay marami kang pera, hindi naman, di ba? Lahat tayo mga OFW, alam niyo naman yan, di ba? Simpleng buhay, hindi yung porke nagpurgod ka na mabuhay ka na ng matiwasa, hindi, mahirap ka pa rin, di ba? Mahirap ka pa rin. Alila ka pa rin, di ba? Alila ka pa rin ang mga tao. Ganyan ang tingin nila sa'yo, guys. Ganon. Hindi pwede na, ikaw ay porke naka-uwi ka na, nagpurgod ka na. Sasabi nila sa'yo na, hindi ka pwedeng ano, hindi naman ako yung mayabang na tao. Na porke nag-abroad ka, nag-sacrifice ka sa ibang bansa. Hindi pwede pagyabang mo na ikaw ay mataas na na tao. Hindi. Andyan ka pa rin. Pares pa rin. Simpleng buhay. Simpleng tao. Hindi yung nagmamayabang ka na porke ikaw ay dating mayaman, di ba? Makinis ang bahay mo, maganda, nagpapautang ng 5-6 or ano. Tapos yung taong nakita mo na pinapautangan mo ng diin-diin na 5-6, makita mo lang na parang naka-ano lang siya, di ba? Nakaangat ng konti. Hindi mo naman siya pwedeng idiin na idiin ang isang tao kasi may pagbabago din araw-araw ang buhay natin, di ba? Kapag masipag ka, hindi ka gagawa ng masama, gawa ka lang mabuti, tiwala ka sa Panginoon, sigurado na matutupad mo din yung mga pangarap sa buhay, di ba? Eh wala na akong masabi, guys. Inisishare ko lang yung mga taong panghusga, ibig sabihin, matang pobre, matataas kasi sila, di yung mga mayayaman na matataas. Hindi mo sila pwedeng pantayan. Kailangan, dyan ka lang sa baba. Sabi nga nila, chicken feet ka lang, di ba? Wala na akong masabi, guys. Hindi na ako iiyak. Ayoko nang umiyak sa harap nyo. Nandito lang ako na humihingi ng support nyo sa akin. Nagsuot-suot ako ng ganito. Ito yung binili ko sa Torque na fashion. Gawa ko ito. Kasi kapag bumibili yung amo ko, pag nagbabakasyon kami sa Torque, bumibili din ako. Mura lang naman ito. 20 lira lang ito. Pero kung noon, binibenta ko rin yung mga kasamahan ko doon sa Saudi, ayaw naman nila ng mga ganito. Kasi nabili ko to kasi pampaswerte, guys. Yo, tingnan nyo. May shell. Ganon, diba? May shell, Ito yung nakursunodahan ko ito kasi nanonood na ako kay... Shoutout pala kay Ma'am Apple Pagyo. Paborito kita na pinapanood na... yung mga tinatopic mo, talagang sinusubaybayan kita. Minsan hindi ako makapanood dito kasi wala akong load, maraming load. Kaya yon medyo laylo ako. Kaya shoutout sa inyo mga friend ko dyan, mga subscriber ko. Sana huwag kayong magtampo sa akin, nandito lang ako, sinishare ko lang yung buhay ko. Sana huwag kayong magtampo sa akin, supportahan nyo pa rin ako. At may awang Diyos na angat din tayo sa buhay. Pupuntahan ko pa rin kayo at andyan pa rin ako sa inyo. Mahal na mahal ko kayo. Maraming salamat. At hindi na ako iyak. I love you all.